hindi ko na binidiyohan yung pagpunta sa bus and pagpiprepare. So, eto, andito na ako sa clinic. Usually, ang ginagawa namin is nag-check kami lahat ng checklist. So, lahat yun done na. Tapos, since ako yung in charge sa mga gamot. So, at the end of the month, so since 29 na ngayon, every end of the month, in-update ko yung system. So, lahat ng gamot, minibilang ko kung tama yung gamot para this coming October, lahat is updated yung files para alam din nito kung ano yung mga gamot na available sa stocks natin. So, ito, ang ginagawa ko, ino-open lang yung system and all. Tapos, nagpe-prepare na for the mga guests na darating. So, dito sa clinic, ang tawag namin sa mga pasyente namin is guest. Kasi daw, hindi sila yung parang talagang for, hindi siya inpatient. So, hindi siya for, ano bang tawag dito? Yung mga, may sakit sila pero hindi kailangan na i-hospitalize or ano. So, hindi kasi ganun yung facility namin. So, guess ang tawag namin kasi usually mga healthy naman yung mga pasyente namin. So, ako is naka-assign ako dito sa derma. So, lahat ng mga problema sa mga skin or may mga katikate or mga gusto magpa-filler, magpadagdag ng pisngi, magpa-botox ng noo or kung ano mga aesthetic procedures ang gusto nilang gawin, ginagawa namin dito sa clinic. So, ayun. So, yan ako lang kayo sa mga ginagawa namin. So, usually, na-open namin yung system. Tapos, pag may patient, siyempre, i-receive namin. Hindi ito katulad sa Pilipinas na, di ba, pag clinic sa Pilipinas, hindi na kailangan i-vital signs pag dumating na sa atin. Usually nga, wala nga nurse eh. Doctor na agad, di ba? Nag-a-assist. Walang nag-a-assist sa doctor, I mean. Tapos, diretso na yan sa loob ng clinic. Dito kasi, since pandemic naman, or kahit naman medyo light na wala na masyadong nagkaka-COVID dito, ang ginagawa is, vital signs talaga namin yung mga pasyente. So, kinukuha yung BP, yung heart rate, yung oxygen level nila, at kinukuha rin namin yung height and weight. Kasi usually nagbibigay ng antibiotic dito. So, binibis nila dun yung calculations or kung gaano ka ang grams or milligrams ng gamot na ibibigay. So, medyo sila dito, strict din sila. So, this is a private clinic kasi siya. Pero sa mga public clinic, ganun din, nag-vital signs din sila, I think. Not sure though, pero ayun nga. So, ayun. Ang shift namin, usually, para magka-idea kayo sa mga gustong mag-abroad, ang shift namin here sa clinic usually starts at around 9 in the morning and ends at 5 in the afternoon. Tapos yung mga afternoon shift, nag-i-start yung duty nila ng 1 p.m. to 9 p.m. Pero depende, if yung staffing is kulang, nag-na 9 to 9 kami. Pero ang good thing naman dito is yung overtime is binabayaran. Tapos, hindi siya yung basta lang double pay. It's, kinocompute kami ng at least 1.5 ng basic salary mo dun sa basic payment mo every day or per hour. Ganun. So, okay naman siya. So, yung mga masipag, yun, mga gusto mag-OT. Pero, as much as possible, the management doesn't allow na mag-OT kayo unless kailangan. Diba? Pag kailangan yun, mag-OT. Pero pag hindi naman, no need na. So, ako kasi ang shift ko is, since I'm one of the senior na, so every two weeks ang shift ko. So, first week and second week, morning ako, 9 to 5, then third and fourth week of the month, ayun, mag-PPM shift na ako, 1 to 9. So, palitan kami nung isa kong colleague na senior din. So, kailangan kasi may isang senior sa morning, isang senior sa afternoon shift. Ayun. Yun lang. So, the salary naman, kung i-compare ko yung salary sa atin, saka dito, sobrang laki ng difference. Kasi, kung sa Philippines, kasi before, nag-apply ako sa hospital, ang salary lang binibigay is 12
1,000 hanggang 15. Sa hindi na ako mag-name ng facility, pero yun na yata yung pinakamataas ko, 20. Tapos may parang isang kabang bigas every month ang binibigay. Tapos kung ang anak may college, meron siyang free ano, yung matricula, ano bang sa English nun? Sorry. Basta yun. Kung college level yung anak nyo, free na yun. Ang babayaran nyo na lang is yung mga books, miscellaneous, ganun. Tapos, ano pa ba? Yun lang yata yung pinaka, ano siya eh, private hospital din siya dyan. Banda sa may bandang Dapitan. Kung alam niyo kung saan hospital yun, ayun, mag-comment lang kayo. Kung doon din kaya nag-work or kung tumaas na ba talaga yung sahod. Or compared dati. Kasi ngayon, since the pandemic, medyo in demand yung nursing. So, mas marami ang gustong mag-hire ng mga nurses. Kasi nga, syempre, mas gusto ng iba mag-abroad, diba? Pero hindi ko yung tinik. Hindi ko siya, hindi ko kinawa yung work na yun for mga, may reason kasi ako. Pero hindi ko nikukwento, syempre. Ano, medyo parang, basta, ayoko na magsalita. Pero okay naman siya. Tapos, ano pa ba? Yung work din dito is, wait lang, may guest. Ayan, nagkapasyente tayo. Pero hindi ko pwedeng videoan, no? So, makinig na lang kayo. Ayan guys, going back. Ano na sa, nasa na tayo? Saan na nga tayo yung sa sahod na? So, yun. Mas, mataas yung sahod, syempre, definitely sa abroad. So, kaya, hindi nyo masisisi yung mga katulad ko na mga nursing, mga nurse na nag-abroad. Syempre, mas, syempre, no, ang inaano namin is, ang laki-laki nung tuition namin, di ba? Pero ako kasi, scholar kasi ako eh. Ibig sabihin sa, kung alam niyo yung PLM sa Manila, so scholar. So, ibig sabihin, konti lang yung binabayaran namin, kung may babayaran man kami sa school. So, kaya mas pinipili ng mga katulad ko na nurse na mag-abroad is mas malaki yung sahod compared sa Pilipinas. Tapos, yung work pa is hindi ganun ka-toxic. Yun. So, sa lahat ng mga napagtrabahuhan ko, ang masasabi ko lang is, kahit sa Pilipinas or kahit sa abroad, ang pinaka-main problem talaga is understaff. Kahit dito understaff kami. So, kino-cover-cover lang, kaya may mga overtime. So, hindi lang ang Pilipinas ang nakakaranas ng mga, ano, ng understaffing ng mga nurse. Ano yan, sa lahat lang, ano, kahit pa nasa abroad ka or isang lugar, ganun talaga. So, ayun. Tapos, sa mga gustong mag-abroad, lalo na dito sa Middle East, huwag kayong matakot kung hindi kayo marunong mag-Arabic kasi ako, kahit matagal na rin ako nag-abroad, kahit na nandito na ako na matagal na, never, hindi naman sa never, pero yung mga alam ko lang term is yung mga basic, yung mga ginagamit natin sa nursing, hindi ko talaga kayang mag-converse ng Arabic. So, mahirap para sa akin kasi parang ang hirap ng language nila. Parang, syempre may mga intonations and ano, dapat alam natin. Pero ako kasi, tingin ko, basta alam mo lang yung basic, okay lang. Kunyari, moya, water, harara, fever, yung mga basic lang. Kunyari, mafibol, kung wala ka bang hindi naihi or ganun. Yung mga common terms lang, kaya huwag kayong matakot. Yung mga gusto mag-Middle East, basta lang, alam lang yung basic. Pero yung mga nag-stay sa mga bahay, yung mga ganun, siguro kailangan medyo may alam din kayo. Kasi yun kasi kasama niyo yung amo niyo eh. Kasi kami naman, dito sa clinic, hindi naman kami masyadong nakikipag-usap sa mga pasyente. Unlike sa mga nasa bahay, nagtatrabaho, yun kailangan talaga. Kasi nakikipag-interact ka talaga na matagal sa kanila. Ayun yun lang. So, huwag kayong matakot na mag-dito. Kasi iba takot eh.
Tapos, syempre, mag-iingat lang din kayo paglalabas kayo, lalo kung babae kayo, or kung lalaki kayo, ganun din. Same lang. So, mag-iingat lang kayo pag lumalabas, yun. Tapos, kung lalabas kayo, hindi katulad sa Pilipinas na ako kasi sa Philippines, gusto, kaya kong mag-gala-gala ng mag-isa. Pero dito, hindi ko talaga magawa kasi natatakot din ako. Syempre, pag babae ka, no? Yung, hindi ko naman nila lahat, pero may mga ano talaga dito eh, yung mga pervert na mga lalaki. So, mag-ingat na lang din kayo. So, kung lalabas kayo, grupo dapat kayo or may kasama ka. Tapos, syempre, huwag kang sasama sa mga hindi mo asawa. Ganun. Para ano, hindi ka mahuhuli or ano man, basta yung mga hindi maging komplikadong buhay mo dito. Ayun lang. So, kung may mga gusto kayong malaman sa pag-work dito sa Saudi, message nyo lang kayo, nyo lang ako, or mag-comment kayo dito sa video na to. So, para may part 2 tayo ng mga questions nyo. Or gusto nyo ma-clarify. Ayun, thank you po. Pero pasensya na kayo kasi namamalat yung boses ko. Usually, pag morning, ganito talaga yung boses ko. Maraming salamat sa pananood. Comment down below. Mag-subscribe kayo ha. Tsaka, ayun. Thank you po for supporting me for more videos or kung may mga gusto kayong i-feature ko dito, comment lang kayo. Salamat! Don't forget to like and subscribe. Okay? Bye!